Ang puso ko'y nagpupuri, nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain iyong lahat. At sumain niyo rin. Kasama ng buong simbahang Katolika, tayo po ay magpasalamat at pagpuri sa Diyos. Ngayon pong araw na ito ang piyesta ng kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Kaya ialay po natin ang banal na misang ito sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Upang tayo maging marapat gumanap, aminin po muna natin at ating pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ik
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, igawad mo ang iyong kaloob sa iyong angkan upang ang mga nagkamit ng pasimula ng kaligtasan sa ipinanganak ni Kristo ng Birheng Mahal ay makatanggap ng ibayong kapayapaan sa kapyastahan ng pagsilang ni Mariyang Ina ng Tanan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam nating lahat na ang bagay ng Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang kanilang panukala sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mulapay, alam na ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niya maging tulad ng Kanyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay Kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay Kanya ring pinawalang sala. At ang Kanyang mga pinawalang sala ay Kanya nang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita poon, aawitan buong galak. Dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia.
sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angkan ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaak, si Isaak ang ama ni Jacob, na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar, sina Fares at Sara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Abinadab. Si Aminadab ang ama ni Naasor, na ama naman ni Salmon. Naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz, at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam. Si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Josaphat at si Josaphat ang ama ni Joram, na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Jotham na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Hosias. Si Hosias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ang pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiod na ama ni Eliakwim at si Eliakwim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na ama ni Akwim. Itong si Akwim ang ama ni Eliod. Si Eliod ang ama ni Eleazar. Si Eleazar ang ama ni Mata na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kaniya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kaniya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawaging itong Emmanuel. Ang kahulugay kasama natin ang Diyos." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At pagbati po natin sa mahal na birhen ng happy birthday. Alam po, sa ating buhay, isa sa mga ipinagpapasalamat natin sa Diyos ay tayo po ay maipanganak sa mundong ito. Kaya po, ang araw ng kapanganakan ay isang paraan natin ng pagpapasalamat sa Diyos. Alam po ninyo, ang kapanganakan ng Mahal na Birheng Maria ay sinimulan po sa tradisyon ng simbahan pagkatapos halos po ng Council of Ephesus 431. No? Ibig sabihin, ito po yung naging tradisyon. Subalit, babalikan po natin sa banal na kasulatan. Una, hindi natin ito makikita dun po sa tinatawag na mga tinatanggap na kanon ng Bible. Ito yung nakasulat sa isa pong apocryphal writing sa Ebanghelyo ni Santiago.
Ibig sabihin ng apokripal, yung pong hindi tinatanggap ng simbahan, pero dun po sinasabi na ang mga magulang ng mahal na birhen ay sina San Joaquin at Santa Ana. At bihira po sa banal na kasulatan ang mga pangalan, lalo tigit yung pag-mention ng pangalan kapag pinapanganak. Dalawang tao lamang po ang na-mention sa banal na kasulatan na pinanganak. Si San Juan na tagapanguna ng ating Panginoon, pinagdiriwang po ang kapanganakan tuwing June 24. Yung isa po ay ang mahal na birhen tuwing ganito pong September 8. At dahilan po sa kanilang dalawang napakalalaking ginawang sa ating kaligtasan. Una, si San Juan, hinanda ang daan ng Panginoon. At ang mahal na birhen ng Maria naman ang siyang naging ina ng ating tagapagligtas na Panginoon. Dahil po doon, ang mahal na birhen ay nagkaroon ng napakalaking papel at ang biyayang kanyang nakatanggap bago pa siya isilang sa mundong ito ay meron na pong mga tinatawag na preparations. Una, ipinaglihis siyang walang kasalanang mana. Sipin po ninyo, sa sinapupunan niya, isisilang ang ating Panginoon. Parang nilinis muna ng Diyos ang paglalagyang ito. So doon pa lamang sa paglilihi ni Santa Ana sa kanyang anak na si Maria, meron ng preparation. At mula po noon, dinalaw ang mahal na birhen ng anghel na si Gabriel. At doon po makikita natin sa kanilang pag-uusap, ang napakalaking biyaya sapagkat sa una pa man nang siya'y sabihan na ikaw ay napili ng Diyos, napili na maging ina ng tagapagligtas. Pero bago po yun, sinabihan siya, napupuno ka ng grasya. Hail Mary, full of grace, napupuno ng grasya. Yung magiging ina ng Panginoon, puno ng grasya. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. So, ang dami pong mga babae, mga pinagpala ang mga babae. Sa kanila, pinapanganak ang mga bagong silang na sanggol. Pero, ibang magiging papel ng mahal na birhen, ang ipapanganak niya ay ang tagapagligtas. Kaya po, sa araw na ito, dinadakila natin ang Diyos sa pagbibigay sa atin ng isang tao, katulad natin, pero hindi po siya pinaglihing katulad natin. Tayo ay may mga kasalanang mana, siya naman ay stainless, walang kasalanan, immaculately conceived. Kaya po, itong pagkakataong ito ay napakalaking biyaya sa atin na meron tayo pong tinatawag. Matatandaan natin, parang pag tayo'y nangangailangan, pangalawa sa Diyos, kasi pag tayo'y nangangailangan, sabi agad natin ay, Diyos ko po. Pero pangalawa po doon, anong sinasabi natin? Nanay ko po. Sa mahal na birhen, tayo humingi ng tulong. Kaya, noong pong 431, siya'y tinuring, tinakda ng simbahan na Mother of God, Theotokos. At dahil siya'y ina ng ating Panginoon, sa binyag, tayo naman ay naging mga ampong anak ng Diyos. Kaya ang tawag naman natin sa kanya ay Mama Mary. Sa araw na ito, minamahal naming mga kapatid, ang buong simbahan ay nagpapasalamat sa birthday ng ating mahal na ina. Baka po may kasabay na birthday dyan, batiin na natin ng happy birthday. Baka may pangalan ding Mary, may mga kasunod na ibang pangalan. Salamat sa Diyos, meron tayong Maria, ina ng ating Panginoon. Kaya happy birthday po sa inyo, Mama Mary. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh.
Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang magpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming ipinagdiriwang ang kapanganakan ng mahal na Birheng Maria. Bukod mo siyang pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birhen, totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritung Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanglibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinakpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, hosana hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagala. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayunman,
Gayon din naman, pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bilang mga anak ng Diyos at magkakapatid sa ating Panginoong si Jesus, dumalangin po tayo sa ating Ama, awitin po nating sama-sama ang Ama namin. Ama namin, sumasalamit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala.
Kamayadiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito, mga kapatid, ang ating Panginoong si Jesus, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tinatawag sa banal na pagdiriwang. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ng kalangitan.
sa kalangitan naming pita. Nawa'y maging hantungan, pinakamimiting ka. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Maria, sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo ay walang pagmamali, inang sinta, inang ginigili. Maria, sa puso ninuman, ika'y tala ng kalangitan. Ningning mo'y walang pagmamali, inang sinta, inang ginigili. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pasayahin mo ang iyong sambayanan na pinagpagsalo-salo mo sa pigingin na banal sa kapiyastahan ng pagsilang ni Mariyang Birheng Mahal na siyang pag-asa ng sanglibutan at bukang liwayway ng kaligtasan sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob
at labas ng simbahan, hinikayat natin ang kligo, clean as you go, sa pambansang dambana. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo may basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po natin tandaan na ang pambansang dambana isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng libreng medical consultation sa OB-GYN, pedia, ophthalmology, ENT at dental para sa libreng bunot. Mayroon din pong surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol, tumor, luslos, hernia, bingot, cleft lip, at iba pang bukol na panlabas. Adhikain sa programang ito na makatulong sa walang kakahiya magpa-ospital in collaboration with UST Medical Alumni Association and RP Healthcraft Career Foundation Incorporated. Kaugnay po nito, kami po ay humingi sa inyo ng tulong pinansyal para sa pagkain ng ating mga inilaan sa mga doktor at pasyente na ating sa agawaing ito. Maraming salamat po. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado. Ang susunod pong misa ay sa ganap ni kadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwanang pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin po tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ang aming mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po tayong lahat ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating sama-samang pagdiriwang, humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay.